kwentong paranormal ay hindi sa anumang paraan ay nangangahulugang siraan ang alinman sa ari-arian o kumpanyang binanggit sa artikulong ito. Ang nag-iisang layunin ng content na ito ay para lang magsalaysay ng mga luma at klasikong ghost stories at urban legends sa Cebu. Cebu Horror Stories Part 2. Fort San Pedro, Caipigafetta Street, Cebu City. Ang Fort San Pedro ay ang pinakamatandang kuta ng Espanya sa Pilipinas. Ang orihinal na layunin ng tatsulok na kuta na ito ay protektahan ang kolonya ng Espanya mula sa mga pirata at mananako. Ang orihinal na kuta ay gawa sa kahoy bago pinalitan ng koral at mga bato. Ginamit din itong kuta ng mga Hapones noong World War II. Ang isang silid sa kuta ay naglalaman umano ng mga buto ng mga tao. Mayroon ding ilang mga kwento ng mga paranormal na karanasan ng ilang bisita. Ang Fort San Pedro sa Cebu City ay mayaman, hindi lamang sa kasaysayan ng pananako ng mga Kastila, kundi pati na rin sa mga kwento ng mga kababalaghan at kakaibang fenomena. Tulad ng sikat na White Lady na nakatira dito. Ayon sa kwento, isang bisita ang ibinahagi sa manager ng lugar ang isang larawan kuha ng umano'y White Lady. Hindi ito makikita maliban na lang kung nakazoom ang larawan. Hindi mapapansin sa unang tingin ang White Lady sa larawan. Ramos Street, Cebu City. Ramos Street ang una mong mapapansin kapag dumadaan sa Ramos Street ay ang maraming malalaking puno na nasa gilid ng ruta sa magkabilang gilid. Ang karamihan sa mga istruktura ay 2 hanggang 3 palapag. Gayunpaman, ilang mga bago at mas matataas na istruktura ang kamakailan ay itinayo sa kahabaan ng daanan. Matatagpuan ang Ramos Street malapit sa business at nightlife district ng Cebu City, kaya kadalasang masigla ang kalye kahit gabi na. Medyo nakakatakot lang sa oras na magsara na ang mga tindahan mga hating gabi. Ang mga puno ay nagbibigay sa kalye ng isang napaka nakakatakot na hitsura, at mayroong maraming mga ulat ng mga nakakita ng mga multo na pagpapakita, lalo na sa lugar malapit sa Veles Hospital at isang malapit na dormitory sa kahabaan ng V. Ranudo Street, Cogon Ramos, Cebu City. May isang lugar na tinatawag na House 104, isang R-shaped mansion na ginawang horror house na maaaring magbigay sa mga bisita ng panginginig. Sinasabing isang security guard na nakatalaga sa House 104 na bihira nang bumisita ang mga may-ari sa bahay, sapagkat karamihan sa kanila ay naninirahan na sa Estados Unidos. Sightings and apparitions. Noong bata pa ako, dumadaan ako sa lugar na ito. At natatakot ako kasi parang may nakatingin sa akin sa bintana, sabi din ng isang guardi na hindi nagbigay sa kanyang pangalan. Sabi ng isang guard na itatago lang ang kanyang pangalan na 5 buwan nang nagbabantay sa mansyon ay nanghihinayang sa kanyang assignment matapos marinig ang mga kwento at makakita ng multo at mga aparisyon sa loob ng bahay. Isang gabi habang nag-ikot, narinig niya ang mga yabag sa loob ng isa sa mga bakanting silid. Kinabukasan ng pinuntahan ang silid kung saan nanggaling ang mga yabag ay biglang na-lock ang pintuan niya at naikulong siya rito bago opisyal na nagbukas. Ang horror house noong September 22, 2018. 3 itim na manok ang kinatay bilang bahagi ng pamahiin na kailangan ng pag-aalay.
para mapatahimik ang mga espiritong naninirahan sa loob ng bahay. Ayon sa mga paranormal expert, isang agta o isang matangkad na mythical creature na may balat na kasing itim ng uling ang nakatira sa acacia tree, habang isang white lady naman ang nakatira sa loob ng bahay. Personal itong pinuntahan ng isang membro ng Cebu Paranormal Group. Ngunit hindi nagbigay ng permiso ang tagapagpamahala sa lugar. Echaves, Sepulveda, and Rahmanstein. Ang mga kapitbahayan sa paligid ng Echaves Street, Sepulveda Street, at Rahman Street, na isang bloke lang ang pagitan sa mga kaling ito. Ang dalawang sasakyang daan na ito ay madalas na ginagamit ng mga trooper na naghahanap ng mas mabilis na ruta patungo sa Gorordo Avenue. Nakakatakot ang lokasyong ito dahil talagang madilim. Mayroong ilang mga street lights lamang sa kahabaan ng kalsada, lalo na sa Sepulveda at Rahman Street. Mga pangunahing residential area ito, kaya kadalasang walang laman at tahimik ang mga lansangan. Mayroon ding ilang mga lumang bahay dito na nagdaragdag sa katakot-takot na kadahilanan. Nagkaroon ng mga kwento, ng mga aparisyon, at paranormal na aktibidad sa lugar na ito. Isang babaeng multo, isang batang aswang, ang biglang tatawid sa kalye. Kaya naman marami ang hindi dadaan sa mga kalsadang ito kapag hating gabi na. IT Park, Salinas Drive, Cebu City. IT Park. Marami sa mga nagtatrabaho sa maraming opisina sa mga IT Park ay madalas na nagbabahagi ng kanilang mga karanasan sa paranormal habang nasa trabaho. May mga kwento ng mga taong ginigising ng ilang hindi nakikitang pwersa o mga tunog ng tumatawa ng mga bata na maririnig sa mga opisina sa gabi. Bago naging ganito ngayon ang IT Park, isa itong maliit na airstrip o ang lumang lahag airport. Matapos isara, ito ay naging isang malaking piraso ng bakanting lupa na natatakpan ng mga palumpong at mahabang damo. May mga nagsasabi na doon daw itinatapon ang mga bangkay ng mga biktima ng salvage killing. Kaya maraming nababagabag na mga espiritu sa lugar. Maaaring ang pagtatrabaho sa gabi ay nagbigay karanasan sa mga multo o ngunit sasabihin sa iyo ng karamihan sa mga ahente ng call center na ang IT Park sa kabila ng kung gaano ito kasigla ay maaaring magkaroon ng isang napaka-creepy vibe. Newsom de Parian, Old Jesuit House, Number 26, Zulueta Street, Cebu City. Ito po ay pagpapatuloy sa unang nakwento tungkol sa Museo Parian. Sa Cebu Horror Stories Part 1, ang Parian ay isa sa pinakamatandang distrito sa lungsod. Isa itong makasaysayang lugar na mayroong maraming bahay ng mga ninuno at lumang istruktura na magpaparamdam sa iyo pabalik sa nakaraan. Ngunit ang mga lumang istrukturang ito ay nagbibigay din ng katakot-takot na pakiramdam, lalo na kung saan ka naglalakad. Sa Parian sa gabi, maraming mga kwento ng mga nakakita ng multo sa mga kalye at mga lumang bahay sa kapitbahayan. Tulad ng mga taong nakakakita ng walang ulong pari noong panahon ng Kastila o isang sundalo mula sa digmaan na naglalakad sa gabi. Itinayo noong 1730 ang Museo de Parian o ang Jesuit House ay ang pinakalumang dokumentadong bahay sa bansa. Ang pangalawang probinsyano ng kapisanan ni Jesus ay dating nakatira sa bahay bago ito naging punong himpilan ng mga militar ng mga Hapon noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, ginawa itong ospital ng mga Amerikano. Kasunod nito, ito ay ginawang museo
ng mga kasalukuyang may-ari ng lugar noong 2009. Isang spine-tingling ghostly encounter ang nahuli sa kamera noong 2014. Isang makamulto na figura na nakasuot ng itim at umaagos na balabal ang nakita sa sulok ng isa sa mga silid ng museo. Kapansin-pansin ang mga paring Hiswita na dating nakatira sa bahay ay nakasuot ng itim na damit. Carreta Cemetery, MJ Kenko Avenue, Cebu City. Carreta Cemetery. Ang katotohanan na ito ay isang sementeryo ay sapat na para maging katakot-takot ang lugar. Ang dami na ng mga kwentong multo mula sa kareta at sa paligid nito ay sapat na para masama ito. Sa mga lokasyon ng paranormal activity sa Cebu, ngunit ang kakaiba sa sementeryo na ito ay hindi lamang ito nagsisilbing huling pahingahan ng mga patay, kundi isang tahanan din para sa mga buhay. Marami sa ating mga kapatid na walang tirahan ang talagang nakatira sa sementeryong ito dahil hindi nila kayang bumili ng maayos na tirahan. Ang mga walang tirahan ay maaaring tumira sa tabi ng mga libingan. Nagkalat rin rito ang mga kalansay ng tao na hindi na binalikan pagkatapos may libing. Lambusan Cemetery. Ang mga pampublikong sementeryo ay karaniwang mga libingan na inuupahan sa loob ng isang taon. Kung tapos na ang taon at hindi ka na makapagpatuloy sa pag-upa, ang mga buto ng iyong namatay na mahal sa buhay ay nakasalansan sa isang karaniwang lugar. Ang Lambusan Cemetery ay kabilang sa mga pinakamahirap na sementeryo sa Northern Cebu area. Karaniwang makakita ang mga bungo at buto na nakakalat kung saan-saan. Ang lugar na ito ay magbibigay sa iyo ng kilabot at tiyak na mag-i-enjoy ka sa iyong ghost hunting escapade dito. Lambusan Public Cemetery. Matatagpuan sa Barangay Lambusan, San Remigio, Cebu Province. Ito ay matatagpuan sa isa sa mga pinakamahihirap na lugar sa hilagang sektor ng lalawigan. Ilan sa mga labi ng mga namatay ay iniulat na nakatambak sa isang karaniwang lugar dahil ang kanilang mga pamilya at mga kamag-anak ay walang sapat na pera para sa taunang renta ng mga puntod. Marami nang nakakita ng mga multo sa sementeryo na naiulat. Ito ay kilala bilang isa sa mga pinakakawawa at mapang-aping sementeryo sa Northern Cebu. Imposibleng hindi ka makakita ng mga bungo at buto na nakakalat sa lugar. Hindi ito katulad ng iba pang sementeryo. Dito ang anumang bahagi ng katawan ng mga labi ng mga nangungupahan na ang mga kamag-anak ay hindi na interesadong magbayad ay inilalagay na lang ang mga kalansay sa loob ng isang sako. Isipin mo na lang na ang iyong mga mahal sa buhay ay inilagay sa loob ng isang sako. A house in Carcar or Carcar Museum. Pantaleon Villegas, a.k.a. Leon Kilat. Ang Carcar City ay isa sa mga makasaysayang pinagmumultuhan na lugar sa Cebu. Sinasabi ng mga residente na ang multo ni Pantaleon Villegas, na kilala sa tawag na Leon Kilat, ay patuloy pa ring nagpapakita sa Carcar City. May mga aparisyon sa bahay kung saan pinagsasaksak hanggang mamatay ang pinuno ng katipunan noong Biyernes Santo dahil sa pakana ng ilan sa mga maka-Espanyol na pinuno ng bayan. Ang bahay ay matatagpuan sa Carcar City, Cebu. Tulad ni Andres Bonifacio, ang pagkamatay at pagkahulog ni Leon Kilat ay nasa kamay ng mga taga roon upang maging tiyak
siya ay pinatay sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay. Sinasabing siya at ang kanyang hukbo ay nagtungo sa katimugang bayan ng Carcar. Pagkatapos ng tagumpay ng 3 de Abril at tinanggap ng mga lokal na opisyal at sa kanyang higaan, siya ay sinaksak hanggang sa mamatay. Noong ika-8 ng Abril, 1898, sinasabi na tiniyak ng kanyang mga taksil na kasamahan na tinanggal ang kanyang mga anting-anting bago isagawa ang krimen. Kinalagkad umano ang kanyang bangkay sa liwasang bayan o plaza. Maraming empleyado ang umamin na naranasan na nila at nasaksihan ang maraming kakaiba at mahiwagang pangyayari sa lugar. Nakakita ng babaeng nakaitim, isang batang lalaki na may basa ang mga bakas ng paa sa mga tiles at naririnig ang mga bata na naglalaro at sumisigaw at tubig na patuloy na umaagos mula sa gripo at isang tauhan ay nakaranas ng isang marahas na puwersa na halos sumakal sa kanya. Pinaniwalaang nandito pa rin ang kaluluwa ni Pantalon Villegas o Leon Kilat dahil sa masakit na paraan sa kanyang kamatayan. At dito nagtapos ang ating mga kwentong paranormal. Kung ngayon ka lang napadaan sa channel na to, ay ugaliin mag-subscribe at suportahan ang channel ko. Please like, share, at comment lang down sa ibaba para sa inyong mga kwentong paranormal. Thanks for watching. Ito po ay ang Paranormal Stories, mga kwentong paranormal with Cebu Paranormal Group.